Buhin po natin ang mukhang dinaplisan o nabundol mismo nitong si Ofel sa Gonzaga Station. At malaman natin mula sa station manager ng Task Force Ligtas, si Miss Jovial Ann Balanza, kung kumusta na sila ngayon doon. Ma'am Jovial, sandali lang. The Stinger! Alerto sa bagyo! Okay, Ma'am Jovial, good morning po. Si Peter at Rica po dito sa Balita Patan. Ma'am Jovial. Hi, hello po. Hi. Good morning po, sir. Good morning po sa lahat po. Good morning, ma'am. Welcome back po. Salamat po sa panahon. Ma'am, just an update. Kumusta po ang naging epekto ni Ofel po dyan? Ang naging epekto po ng bagyong Ofel dito sa Gonzaga po, dito sa may spillway po ng Florissant Gonzaga, nagkaroon po ng flash flood kagabi. Mm-hmm. Pati din po doon sa may San Jose National Road po na wash out po yung approach ng magkabilang bridge po, sir. Oh. So pero yung pong hagupit mismo, naramdaman po ba ninyo diyan sa Gonzaga? Yes po, sir. Yes. So far, kasi nga po sunod-sunod, paano nyo po maikukumpara itong si Ofel in terms of yung lakas ng hangin at yung mga dinalang ulan doon sa mga nauna pong mga bagyo na tumama dyan sa may Cagayan? Yung hangin niya po, sir, nung mga time ng mga 2 to 3 PM po, yun, meron pong malakas na hangin. And then, yung pagdating na po ng 5 to 6, dun po rumagasa yung mga tubig. Unlike, mas malakas po ngayon yung tubig na rumagasa, unlike po nung mga previous na bagyo ngayong linggo po. Ayun. Miss Jovial, balikan ko lang po yung sinabi ninyo na wash out yung dalawang magkabilang dulo ng tulay, ano? So, hindi po yan magamit ngayon. May alternatibong ruta po ba ginagamit para matawid yung daan? Sa ngayon po, ma'am, wala po, ma'am. So, at yung dalawang yung boat po na approach ng bridge, ay talagang maluwang po yung washout niya po. Ma'am, paano po yan? Meron naman tayong rubber boats na nangangailangan. If ever kakailanganin natin na tawirin yan, meron naman tayong mga rubber boats provided. Actually, ma'am, yung ilog, yung tulay po na yon is maliit na ilog lang po yon. Mm-hmm. Yung both sides po nung National Road, nung bridge na yon is mga fields po yon, mga sakahan po. Opo. So maliit na ilog lang yon, nag-subside naman na yung tubig po, bale lupa na po yon, ma'am, puro lupa na po yon, ma'am. Ah, so pwede pa rin palang madaanan na yon. Oo, pwede na pong madaanan, ma'am, pero with the assistance po ng mga local barangay, yung mga taga-barangay, ganun, mag-assista si palang maputik pa po, ma'am. Pero okay, yung sasakyan, hindi na po talaga pwedeng duma. Okay. So meron bang na-isolate po na mga barangays as a result? May mga, yung na-isolate po, sir, konti lang din po kasi ang mga bahay-bahay doon. Pero yung barangay ngayon, yung mga malapit doon, bale na ilikas naman sila at in-evacuate naman po sila sa malapit na barangay hall po. Opo. Ang Gonzaga, kakabit mismo ng Santa Ana, tama po ba? Yes po, sir. Susunod po na municipality, Gonzaga din Santa Ana po, sir. Opo, opo. So, hindi talaga nag-landfall dito sa Santa Ana at Gonzaga itong si Ofel, di po ba? Hindi po, sir. Okay. Na having said that, kumusta po ang mga basic services kagaya ng kuryente, tubig at telco po ngayon, Ma'am Jovial? Sa Santa Ana po, sir, mahina po ang mga signal doon. Yung kuryente ngayon po, wala pa po kaming kuryente simula pa po kahapon po, sir. Aha. Wala pa po. Ano pong electric cooperative ang nakakasakop po sa Gonzaga at Santa Ana? Ano po, sir? Ano pong electric cooperative ang nakakasakop sa Gonzaga at Santa Ana? Cagelco po. Cagelco. Cagelco. Ah, okay. So, ibig sabihin ba, mga ilang porsyento na po ang merong kuryente kung meron man? Sa ngayon po, sir, hindi ko pa po ma-identify ngayon ng kung saan. Pero dito, particularly po dito sa
sa Gonzaga at Opo. Santa Ana, wala na po, sir. Ah, wala pa rin hanggang ngayon? Opo, sir, hanggang ngayon po, Mario, sir. Okay. Ilang araw na po, bali, yung wala na po kayong kuryente, ma'am? Nag-start po kahapon ng mga 10 po, 10 to 11 po, nag-start po. Nang umaga po? Opo. Nakumba, isang buong araw na. Ma'am, Opo. Nakapagsimula na po ba kayo ng damage assessment? Wala pa po, ma'am. Mm-hmm. Wala pa naman pong naibabato po. Kasi mm-hmm. under na po yan ng mga MDREMOS. Mm-hmm. Kumusta po yung mga palayan na sabi po ninyo ay inanod po ba lahat? Malaki po ba yung naging epekto sa agrikultura? Opo, ma'am. Lalo na dun po sa ano, lalo na po dito sa may nag-flash flood dito sa may siluway ng Barangay Florisin at saka doon po sa may San Jose po, doon sa may nag-flash flood na may nasira na tulay po. Mm-hmm. Doon po, ma'am, halos palayan po lahat yung mga yun, ma'am. Mm-hmm. Ma'am, meron din po ba mga nag-aalaga ng livestock na ganun din po naapektuhan yung kanilang kabuhayan? Yung mga nakausap po namin kanina, ma'am, na isang pamilya yung kabuhayan po nila na yung sa mga may mga alaga silang mga hayop, ma'am. Madami silang namatayan na hayop at hindi mahanap, ma'am. Like kalabaw, baboy, kambing, ganun po. Yun kasi yung karamihan na nandun sa San Jose Gonzaga, ma'am. Babuyan, ganun. So ibig sabihin po nalunod o inanod? Opo, kasi yung tubig po nung mga 6 p.m. ng 5 to 6 p.m. po kahapon, lagpas na tao na po yung tubig. At yung tubig na rumagasa po, kasama po yung mga kahoy. Opo, naku. Na galing sa bundok. Opo, so ibig sabihin, talagang nasira, nakasira ng mga bahay-bahay. Wala naman pong nasira doon sa may San Jose Bridge po. Wala naman pong nasirang bahay, pero lubog po sa baha yung mga bahay po. Kasi mga 4 to 5 na bahay lang po yung mga nandun, sir. Kasi medyo malayo na po yung sa mga kabahayan. Ayun. Pero doon po sa part sa may, ano, kasi puro palayan po kasi yun, sir. Oo. So ibig sabihin, yung binabanggit po ninyo na mga nawawash out o mga putol-putol na ano ba yun, mga troso galing sa bundok? Hindi naman po mga troso, sir. Kasi parang mga kahoy, parang kasi kasama din yung mga root eh. Puno talaga, ma'am. So pati kasi soil. Kasi nasas namin kanina, pumunta kami doon, yung mga roots mismo nung kahoy nandun. Oo. Bumigay yung soil. Talaga. Oo. Malaking bahagi po ba nung bundok yung mga natanggalan? Hindi po kasi namin makita yung doon sa may bundok, ma'am, pero yung sa dami po nung kahoy na nagkalat po sa kalsada, pati doon sa kung mag-start ka po doon sa bridge ng Bawa hanggang doon po sa may nasirang tulay, sobrang dami pong puro kakahoyan po, ma'am, nung kaninang niroging namin yung area na yun. Oo, nag-clearing operations na po kayo, Ms. Joville. Kaninang nandun po kami, ma'am, together with the DPWH po, ng under maintenance ng DPWH First District, si Engineer Kabakugan. Nag-request na po siya ng mga sasakyan, ng mga heavy equipment. Ongoing na po kanina yung pag-clearing nila po doon sa kalsada, ma'am. Mm-hmm. Opo. Ma'am Joville, kung ganyan katindi ang nangyari po sa Gonzaga, ano, kumusta po yung mga commercial establishments, yung mga stores, groceries, supermarkets? Bukas naman ba? Ngayon po, sir, nagsisibukasan na po sila. Bale, kahapon lang po talaga. Yung mga public market natin like dito sa Gonzaga, close na po kahapon. Pero ngayon, nag-resume na po sila, sir. Yun, okay. Sige po, sana wala nang dumalaw pang bagyo dyan. Ano? Magla-landfall pa bukas. Tunod-tunod po yung bagyo sa amin. Sa isang buong linggo, talagang napakadaming bagyo po. Yung dito po talaga sa Gonzaga ang naapektuhan. Gonzaga, Santa Ana, dito po sa parte ng Cagayan, dito mas madami po yung naapektuhan po. Opo, opo. Tsaka ano, hindi pa nga nakakabangon actually sa mga nakaraang bagyo, yes, sir. Kakabilad pa lang nila yung mga nabasang mga gamit sa mga bahay-bahay, kakaayos pa lang yung mga bubong, mga bintana ng mga previous na bagyo. Heto na naman po yung nangyari kahapon, kaya medyo
nakakapanlumo po yung nangyari dito po sa parte ng, mostly nangyari dito sa Cagayan, sir. Mostly municipalities and barangays dito sa Cagayan. Opo. Tumutulong naman ang, ano, ang provincial government po? Yes po, sir. Tumutulong naman po sila. May mga sa per municipality naman po, sir. Lahat naman po is alerto din po sa mga pangangailangan ng mga nasalanta po, sir. Opo. Ma'am, may dumalaw na po ba dyan na isa sa mga matataas nating opisyal ng gobyerno para tignan yung naging damage at ano nga bang may tulong na may bibigyan ng national government? Yung last po na Marte, pumunta po dito si nag-aerial view po si Pangulong President, si Pangulong Bongbong Marcos po. Itong last na bagyo si Marce po. Ayun. Sa po yung pumunta, then may mga ibang mga pumunta din naman po, ma. Okay. Na nagpaabot po ng mga tulong nila, ma. So mahigit isang linggo nang walang pasok ang mga bata? Yes, sir. Yes, actually, sir, last week pa. Walang pasok yung mga bata. Oo. Ma'am Jovil, is there anything that you need in terms of aid and support from the national government? Go ahead po, para malaman nila kung may mga nakikinig sa atin ngayon. Para sa amin po, sa mga rescuer po, yun lang po. Kailangan lang din namin ng support ng mga ng tulad niyan, sir. Wala pa kaming uwi, hindi pa kami umuwi, almost 2 weeks na some of us. Isang day lang yung off, then dire-diretso. Kailangan lang namin, sir, yung mga kompletong kagamitan po. Sa bagay, kompleto naman po ang gamit namin, sir, pero sana mas madagdagan pa yung kagamitan, madagdagan pa yung mga equipment namin, yung support nila sa amin na mga rescuer, kasi some of us po is mga job orders lang po. And then yung mga supplies naman po ng mga food, ng mga ano, hindi naman po pinapabayaan po ng provincial government of Cagayan. Buong-buo naman po yung mga food, hindi naman po nagkukulang, sir. At ang kailangan lang namin po yung suporta din po ng mga lahat ng mamamayan na kung inabisuhan na po sila na mag-preemptive evacuation po, sana po sumunod na po sila upang sa ganun po, hindi din po kami mahirapan na rescuer. At saka sa mga kasi po, saka nababash din po kasi kami, sir. Ganun po. Yun lang po. Tumutulong na nga, nababash pa. Opo, sir. Yun lang po. Pagpaumanhin na lang din po kung minsan hindi po talaga kasi meron din po kaming sinusunod po ng mga protocols po. Kaya hindi po kami nakakapag, hindi po namin natutugunan po yung ano, sir. Okay. Muli, maraming salamat po sa inyong ginagawa at alam namin na talagang wala nang tulugan, wala nang ang liguan exhaustion part na yung mahirap labas. Oh, thank you very much po. Pahinga din po kayo, Ms. Jovil, ha? Pagkansa na po kayo sa bosses ko dahil nagro-robbing po kami kasi talagang minomonitor po namin yung under ng low-lying areas and coastal areas. Talagang hindi maiiwasan na mababasa ng ulan. Yes, kaya medyo ma'am. Wala na din po akong bosses, ma'am. Opo. Okay. Understandable, ma'am. Pahinga po kayo lahat. Pahinga muna. Sige po, maraming salamat, Ms. Jovil Ann Balanza. Siya po ang Station Manager ng Task Force Ligtas Cagayan, Gonzaga Station. Alerto sa bagyo!